finally. Hindi ko na kailangang hindi mag-ingay. Hello sa iyo dyan, team, mga B, mga tall, ayan, team. Ito na nga, itutuloy na natin ang ating Ask Us. I'm so excited to do this. Excited na din yung mga kasama ko. Magaling na si Ate Jima. Wala siyang trakaso. Si Tarok nakabalik na rito sa Pilipinas kasi nagbakasyon daw siya. Patutuloy na natin. Finally, itong video ng ito. Saan na natin? Nandiyan na sila. Hi! Susunod na mo kayo. Ako muna. Kasi na mamaya. Opo, dyan po muna kayo, Ate Jima. First na tanong sa may jowa ka, B, at Aaron Kyle Reyes from Instagram ata to. Napanood mo na ba yung ano, boy to girl transformation? Oh, napanood mo na ba yon? Yung bago kong video. Panoorin mo yon. Oh, tingnan mo kung may jowa na ako doon. Yon, oh sige. Number 2, milk tea or frap? Anong flavor ang in-order mo po? James Emmanuel Deliosa. Kadalasan frap ako, frap. Hindi ako masyadong ma-milk tea, ma-frap ako. Pero alam mo ba, magpapatayo ako ng milk tea na pag-usapan namin mga kaibigan ko to. Ang pangalan ng papatay naming milk tea ay I want TT. Tapos, ang mga sizes nito ay Jutes, Dax, saka Warak size. Warak size. Yun. Ah, di ba, bongga? Ang presyo, murang-mura lang. 20, 40, saka 60. Ah, di ba, bongga? Pili ka, ha? Okay, moving on. Parang ako, moving on. Paano ma-inlove ang isang Niel Padilla? Jel Valencia. Kapag na-inlove ang Niel Padilla, sobrang dali lang. Konting effort lang, konting magpapakita lang ng pagmamahal. Na-inlove ako agad. At kapag nagbalik ako ng pagmamahal, ay nako, all out eh. Grabe. Kaya nga, ginasasaktan. Ayoko pag-usapan. Hello everyone. Pansin ko. Ayaw ko pinapansin dito. Pinsan. Di man lang ako pinansin kanina. Ayaw niya ata ako dito. Please na lang ako para magka-isturbo ko sa inyo. Pansin ko, wala pa kayong mga shadong tanong sa akin. Magburo na lang kayo, Virginia. Hindi, sige lang, pinsan. Okay lang. Ganyan ka naman. Sorry, Juju. Oo na, okay lang. Biro lang yun. Ano ang gatas nyo nung bata ka pa? Grabe, walang kwenta yung tanong. Pag sa akin, walang kwenta yung tanong ko. Ito ay tanong ni Chai. Yung gatas ko nung bata ako, siyempre yung gatas ng nanay ko. Tapos nung medyo lumaki-laki na ako, ibang gatas na yung ininom ko. Tapos nung medyo lumalaki-laki pa ako, ako na yung ginagatasan. Hello po. Mapansin mo natin yung babaan. Kung naroon na pinta sa katas, medyo buo na. Kaslabak bakit pahingim siyak. Simulan na natin yung mga katanungan nyo. First, ano ang skincare mo? Tanya Kareng. Safeguard lang po sa katubig. Saka matulog sa tanghali. Kaganda ng skin nyo. And water. Pero dapat galing sa poso. Ganon. Dapat nang galing sa poso. Ganon naman talaga dapat, diba? Dapat galing sa poso. Dapat. Poso. Hello! Kumusta kayo? Bakit sinabi nila na papunta pa na pabalik na ako? Siyempre, hindi lahat sabay-sabay. Lahat ng tao may kanya-kanyang oras. Antayin mo yung oras mo. Ganti oras mo to. Ako nada. Ang kaka-exciting. Excited sila po. Hello. What? Your balbas is so thick already. No! It's not my beard. It's just that I came from Payatas. There's a lot of... I matched with someone there. Give me the questions. I'm so excited for the questions. Sex or chocolate? Abigail Guzman. Chuk. Oh my god. I love both. Why choose if you can have both? Right. Who's your favorite or inspiration YouTuber? Shane Felipe. Tulfo. Gustong-gusto ko. Nawawala yung stress ko sa Tulfo. Hindi naman YouTuber yon pero masaya-saya. Tulfo ang favorite YouTube channel ko. Yes. Sa lahat ng mga ka-Tulfo dyan. Ito ba? Anong paborito mong number sa electric fan? Christian Gulifardo. Walang kwenta ulit ba? Ang paborito kong number sa electric fan ay number 1. Cause I'm your number 1 fan. Star Conception. If a man from the moon landed in your hometown, what would you do to entertain him? I will dance like this. Talk with me tablet and keep me from flight. And if you're this the program, you're the eagle going cry. Everybody send me mad, I know that I'm not lie. Me shot you from me. Let's entertain him, let's dance. Booba dance. Booba.
Next, ano ang iyong advice sa buhay sa magandang single tulad natin by Mika Cabalonga, okay? Ang advice ko sa mga magaganda pero single, you know, enjoy being single. Kasi dyan mo, mas natutukan yung sarili mo, mas nag-i-improve ka as a person. Because a strong, independent woman can make herself happy without any man. And I thank you. Yes, naman. You can still be happy naman kahit single ka, diba? Kapag single ka nga, walang bawal, diba? You can like go home anytime you want, ganon. Basta wala ka namang ginagawang masama. Walang bawal-bawal, ganon. Wala kang iniisip na jowa na kapagalitan ka later, ganon. If you're single, don't be sad. Yung future husband mo, nag-aantay lang sa'yo. Don't be worried. You're not getting any younger, but there's so much ahead of you. Trust me. Hans San Juan. Sabi niya, ano ang favorite TV show mo? Siyempre, CEO time. Mga talk CEO, ganun. The Bus, dati. Gusto ko yung The Bus. And wala na, tinanggal na nila. Nakakainis. Favorite ko pa naman si Tony Gonzaga. Favorite ko din ang Cardo. Favorite ko si Cuco Martin. O next, Jamitulo Jean. Kailan mo po nalaman na dalaga ka pala? Na-confirm ko na dalaga pala ako. Yung grade 3 ako. In love ako. Arte Arte. Ang sayit-sayit. Ang arte-arte naman ng auntie nyo. Ayun, na-in love ako sa ano ko, sa crush ko noon. Tapos dalaga pala ako. Ganun, nakakainis. Wag na. May asawa na yon ngayon. May ako na nga. Baka, marikindle pa yung ano namin. Nakakainis kayo. Victor De La Cruz. Sounds familiar. Lower ka ng lower. Ducks ka ba? Pati, are you playing yourself ba? What does that mean? Oh, you're kinky. I know you. We matched before. Vicky, huh? I'm not ducks. I'm waraksai. Are you playing yourself? It's better to play yourself than play a woman's heart. Ito, medyo serious. Anong maganda at pangit na naidudulot ng ukay-ukay sa Pilipinas? Aaron Manalo. Yung masamang naidudulot ng ukay-ukay dito sa Pilipinas ay nanggagaling dun sa irresponsibility ng mga gumagamit nito. At saka, yung mga nagbebenta na rin, diba? Yung mga ukay-ukay, may mga health hazards yan. Gaano man kababa yung presyo na binabayaran natin, pwedeng ang kapalit noon ay yung compromise naman yung kalusugan natin. Hindi sulit ang ukay-ukay kung magkakasakit ka naman dahil dito. And ang ukay-ukay, nagiging setting na rin ito para makapanloko ng ibang tao. Hinahalo nila yung mga fake dun sa mga ukay-ukay na binibili natin na akala natin original. Nagiging pamamaraan na rin ito ng panloloko. Magandang naidudulot naman ng ukay-ukay. Magandang alternatibo para sa mga taong nagtitipid. Para sa mga taong gustong maging creative nang hindi naman gumagastos na ganun kalaki. Ang mga Pinoy, diba? Tagtipid, kuripot. Kaya ang ukay-ukay para sa mga Pilipino talaga. Kung sasamahan lang natin ng tamang pamaraan ng paglinis at hindi abusuhin, ukay-ukay is life talaga. Sino ang may fault? Yung sumuko or yung nagkulang? Ang may fault dito ay yung sumuko. Kasi the moment na sumuko ka, ay nagkulang ka na. Nagkulang ka sa pagtitiis, sa pagtsatsaga, at sa pag-iintindi. Ang taong minamahal natin, hindi yan basta-basta sinusukuan. Ano pong masasabi nyo sa presyo ng sili? Ana Marie Asuncion. Galit ako sa pagtaas ng sili. Hindi na ako makakain ng mga paborito ko. Favorite ko pa naman ang uwisye. Yung alam yung uwisye? Hindi na ako bumibili ng hot flavor noon kasi mahal. Sili man si. Hindi na ako nakakaganon kasi mahal. Hindi na rin ako nag-order ng hot and spicy sa Jollibee. Para regular chicken na lang. Kainis. Aaron Manalo. Anong pwede mong i-advise sa mga teens? Stay virginan. Yes, stay virginan. Please lang. Madaming pa kayong makikilala. Kaya, pag-ingatan nyo ang iyong mga sarili. Magpakatino, mag-aral lang mabuti. Tandaan na mas magandang maging teen kesa may bubuhatin. Okay. Last, by Ana Marie Asuncion. Babaeng ito. Virginan. Virgin ka pa ba? Tinatanong pa ba yan? Kaya nga virginan ang pangalan ko, di ba? Para saan pat virginan ang pangalan ni ate girl? Kung hindi na ako virginan, ang pangalan ko na ay virginan. Virginana. Yung an sa last ng virginan at ilagay mo sa unahan. Kaya magiging an virgin. O, ganon. An virgin na ang pangalan ko pag ganon. Maraming salamat sa mga katanungan ninyo. Sana
sasagot namin yung mga katanungan ninyo. Kaya kung may mga tanong pa kayo, magtanong lang ulit kayo, sasagutin namin ulit yan. Masaya nitong segment na to. Sobrang na-enjoy ko. Sana na-enjoy nyo din, ha? Maraming salamat. Bye-bye. Thank you. Rina Ariel Santos. Future plans and anong size ng bra? Ang future plan ko ay bumili ng bagong bra kasi lumalaki na yung aking cup size. Oo, kasi dati cup noodles lang. Ngayon, cup 10 barbell na. Sobrang lumalaki na siya. Wali.